Alauna ng hapon, tumulak mula City Hall ang mga tauhan ng MTPB Tri-Wheels Management Unit. Agad nagkahulihan ng makarating sa Hermosa Tondo. Tinalian agad ng malalaking lubid ang mga i-impound na tatlong gulo. Timbog ang mga e-trike driver mula Caloocan na pumasok at namamasada sa Maynila. Si John Michael na dalawa pa ang sakay gayong isa lang ang pinapayagang pasahero, todo paliwanag. Buntis lang po kasi yun. Kaya inatid ko lang po. Naano rin po ako walang masakyan. Napaiyak naman si Ryan nang mahuling nagmamaneho ng tricycle nang walang lisensya. Hindi naman po ako nang mamaneho ng papagayin ng anak ko at saka pintura po eh. Eh kung dadaanin lang tayo sa iyak, wala. Pabalik-balik lang po sila, paulit-ulit lang. Paano po magtatanda yung tao kung hindi natin bibigyan ng konting leksyon? Kalmado naman si Mang Reggie na alam agad ang violation. Sa Caloocan din lang dapat ang biyahe ng tricycle niya. Alam niyo na yung violation niyo? Opo, alam ko na yung violation mo. Out of line po, sir. Out of service, sir. Yeah. Ibang ka muna, ha? Sir, ba, tihitan niyo na lang po, sir. Tihitan niyo na po, sir. Kasi po, walang pala, pangkain. Kaninang umaga, huli rin ang mga tricycle na walang physical distancing o may dalawa o higit pang pasahero. 500 pesos ang tubos sa bawat tatlong gulo. Hindi naman po sana kami mag-ooperate kasi nga po may pandemic po tayo na totoong mahirap po talaga ang buhay. Nung bumibiyahe na po sila, katakot-takot naman po mga complain. Babala ng MTPB, huhulihin din nila ang mga driver ng papasaherong tatlong gulong na maniningil ng higit 20 pesos sa unang apat na kilometro at ang mga walang plastic barrier para maiwasan ang COVID-19. Ina Reformina, EBS-CBN News.